Hi guys mga ka-Shepoy, Sir Shep is back for another food trip adventure. Yahoo! So dito muna tayo sa bahay, magba-backyard cooking muna tayo. At gagawa ako ng version ko na okoy. So ito kakaiba kasi bukod sa masarap na, healthy pa. Ito. Okay guys, so ito yung mga kailangan, no. Harina, cornstarch, itlog, paminta, pwedeng asin, pwedeng patis. So, gagamitin ko patis. Chicken cubes, pwede rin yung shrimp cubes para mas malasa. Pero okay na rin yung chicken. Then, bawang sibuyas, kalabasa, carrots. Tapos, nagpasuyo ko sa kasambahay namin, kay Kuya Mar. Binalatan niya na yung hipon. Tapos, imbis na food coloring ang gagamitin ko para healthy, ketchup ang pangkukulay ko. So tara, luto tayo. Okay guys, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Medyo mabusisi lang to. At buti may nabili ako sa Lazada na grater, no? Kesa yung mano-mano na mahirap at makalat. Ito yun lang, medyo mahirap pero mas mabilis. So papakita ko sa inyo. Wait lang. So yan yung hipo na binalatan ni Kuya Mar. Hiniwa ko sa dalawa kasi nugasan ko. Kasi ito yung ginadgad ko mga ka-Shepoy. Carrot at kalabasa. Tapos ito yung dry ano na magiging pinaka-mixture mamaya. So pinagsama ko lang yan. Harina at cornstarch. At mamaya lalagyan ko ng panimplaya. Paminta. At yung ano pwede ko ilagay dito. Magic syrup o patis. Tapos yung itlog. Antabay lang kayo. So ayan guys, inano ko na yung itlog. I-mix lang natin. Lalagyan pa natin yan ng ano, ng tubig. Ang bagong trending ngayon na walang kamatayan, bukod sa ping-ping-ping, mekis-mekis. Ayan. So balikan ko kayo ha, pagka ano, papakita ko na sa inyo, pagka okay na yung mixture. Alright. Okay guys, so ito yung mixture, yung harina, cornstarch, lagyan ko rin ng ano, baking powder para mamaya lumutong. Tapos ilagyan ko rin siya ng patis. So yung mga nilagay ko siguro mga tatlong kalahati, baka kasi umalat. Kasi mamaya ito, gigisahin natin yan. Yan ang technique. Mamaya papakita ko sa inyo. So, haluin ko lang to, balikan ko kayo, luto na tayo. Okay guys, so nandito ako sa likod namin, ano. Bali, ang, ano, papakita ko lang yung ilan, no, para makita nyo yung step. Pero hindi ko na lahat papakita para hindi kayo mainip at sobrang haba, no. Doon pala sa mixture, nilagyan ko rin pala ng ketchup. Pero pwede nyo lagyan, halimbawa kung gusto nyo yung food coloring, katulad ng ginagamit sa kwek-kwek, pwede yung atswete, yung buto, anuhin nyo ng mainit na tubig sa lain nyo. Yun, pwede pang kulay. Ang ginamit ko, ketchup. No? So guys, nagpainit na ako ng kawali. No? Naglagay na ako ng mantika. So lagay na natin yung bawang. Tapos sabay na natin yung sibuyas. So, imbis na yung karaniwan na toge ang ginagamit, ito yung kalabasa at carrot. Siguradong masarap na, masustansya pa. At manamis-namis. So, lakas natin yung apoy. Kasi pagkahalimbawa sumobra to, kasi ang dami ng gulay na nagkadkad ko, eh, no? Ilang ano lang ng carrots to, tsaka kalahating kalabasa, nung nakadkad, no? Ang daming ano. Maganda yung nabili ko na kadkaran. Di ko na pinakita kasi ano, di na may sponsor. Pero kung ano, pero di ba, minsan pakita ko sa inyo para umorder din ako. Simbango. So wala pa yan, ano? Aromatics pa lang. So sama na natin.
Yan, gisa na natin, no, guys. Ganda ng kulay. Tapos lagyan natin ng pampalasang konti, no. Oyster sauce. So ito ay version ko. Bahala kayo kung anong gusto niyo. Ano, ako kasi gusto ko yung may ganito. Yan. Para magkalasa yung gulay. Tapos konting lana. Magic syrup, baka naman. Konti lang. Kasi lalagyan ko pa ng cubes. Baka umalat, no? Madami naman to. Hindi naman ganun masyado lalasa to. Ganda ng kulay, mga kasepo. Yung pinakikita nyo. Ito. Pwede rin ano, yung excess nito. Pwede gawing lumpia. Hoy, no? Bright idea. Bagong idea na naman. So, balikan ko kayo, mga kasepo, ha? Lulutuin ko lang to para di kayo mainip. Hindi rin so sarap po. Tinikman ko. Yahoo! So mamaya, okay na to, mga ilang segundo na lang. Gusto ko yung medyo nasa pagitan, hindi walang sa hindi naman hilaw. Bye. Okay guys, so ito yung naging resulta, no? Nilagay ko yung niluto ko na gulay doon sa mixture. So hindi ko lahat nilagay kasi masyadong madami yung nagawa kong gulay, kinulong ako doon sa mixture eh. Baka lumabno kasi kaya, yan. Baka yung excess ipaluto ko kay Kuya Mar, gawin naming ano, lumpia bukas. Ayos. So guys, ayan na, nag-testing muna ako. Oh, yeah. Para tikman ko mamaya, no? Ito yung sample ko muna, di mamaya yung totoo na. So mga kasepo, yan yung kinalabasan, no? Moderate heat lang para hindi masunog at maluto din yung loob at maging crispy. Babantayan lang ano. So okay ang kinalabasan. Sarap yan. Ayan na guys, so nakaluto na rin ako ng ilan. Yan. Pinakita ko lang sa inyo para mamaya sibog na tayo. Ganda na kinalabasan, mga kasepoy. So tinanggal ko yung shell eh. Kasi minsan masarap nga yung shell ng hipon, pero minsan nakakatusok eh. Kaya pinatanggal ko. So mamaya malalaman natin kung okay ba yung binalatan o yung okay yung hindi binalatan. Yan, pinakita ko lang sa inyo. Sarap. Okay mga kasepo, nagpalit ako ng damit at napakainit. At naglinis pa ako ng katawan, nagilamos. Kasi yung mantika eh. So ito, papakita ko na sa inyo yung finished product, no? Ito na. So ito na yung okay yung. Ang dami ko rin nagawa kahit na akala ko mabibitin kasi ang dami ng gulay kasi doon sa mixture eh. Tara, bukchi na tayo. At spray. Panginoon, maraming salamat pong muli sa biyayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara, let's eat. Tingnan mga kasepo ya. Oh. Wow, ang dami. Wow. Ang laki no. Ano, iba-iba yung size ng ano eh. Ito muna yung tirahin ko to. Parang, Jumbo. Jumbo hot dog. Ito, ang laki. Ah, tignan pa nga, kasi po, wait lang. Tapos, ayun pa yung iba. Wow. Sana tapos, ito, gumawa din ako ng sausawan. Alam niya na ito eh, no? Yan, may kiss ko muna yung ano. Asukal, paminta, sili, may sili ulit, nilagyan ko pa ulit sili para kapit na kapit. Na, kain tayo. Okay, tikman natin muna ng ano, yung as is. Yun daw, sarap. Pero kahit na ano, parang sunog, ano, hindi naman, mahina lang yung apoy. Dahil dun siguro dun sa nilagay ko ng pampakulay yung, lagyan ko sa ketchup, kaya hindi ganun kapulay, katulad yung sa mga nagtitinda. Okay, first bite. Oh yeah. So what? Sarap.
Maninibago lang kayo guys kasi, di ba sa toge kasi pag toge, may lumalaban. At saka pag hipon nga, yung hindi mo binalatan, may lutong. Siguro yun lang ang mamimiss out nyo. Baka magbago ang ano nyo. Pero masarap. Pero kung gusto nyo yung ano, yung hipon na hindi binalatan, okay lang sa inyo. Anong trip nyo, ano? Ito kasi ano, para hindi masakit sa ano, minsan sa gilagados, ano eh. Pag tumutusok yung, lalo na yung sa may ulo ng hipon. Ha? Ang laki. Ang laki. Ayan o. Pwede nga ito yung ano, parang alam niyo yung vegetable bowl. Ayan. Kaya nyo. Pinahang suka. Parang sod na yun. Ito ang laki o. May pagkain pala kayo. Food trip tayo sa bayan niyo ako. Ang laki. Ito, busog na ako dito kahit walang kanin. Ang init guys. Bago luto kasi. Yung gusto nyo din, ano, isama yung, ano, yung toge, tas ganito. Mas healthy version, no? May carrot at saka kalbasa. Naisip ko rin maganda, mayroon din kalabasa. Siguro sa susunod, lagyan natin yung may kalabasa, no? Para meron talagang malutong, no? Ang suka. Asim kilig. Okay. So, bago ko ubusin ito, hindi ko kaya ubusin ito, guys. Hindi nyo. Sa mga kasama ko nakakain ito, ito, kita nyo. Ano? Sarap. So, bago ko ubusin itong isa lang ito na malaki, please subscribe, like, comment, share, at please panoorin nyo po lahat ng mga video ko. Kasi kailangan ko po yung ano, yung views. Kasi sayang naman yung pag-subscribe nyo kung hindi naman ninyo na napapanood. Sayang naman po yung effort ko. Yun po ay para sa inyo. Ang init, pasensya na. Ang init nung ano, tanghaling tapat na. Tapos ang hangpat, ito nga nagluto ko. So please, please hit the notification bell. Pakilagay po sa all. Para sasabihan kayo, no, notify kayo ng YouTube pag meron akong bagong video. So, ingat po ulit. God bless. Bye-bye.